Ano pong update natin dito, sir? Dito sa consolidation natin. May problema po tayo na ayos. Anong mga problema pong yan? Well, unang-una, talagang pina-finalize pa ng LTFRB yung mga huling humabol ng consolidation ng December 31. Uh-huh. Talagang maraming humabol eh. So, they are taking some time. But soon, mailalabas nila yung information na yon. And then, what's good also is kung makikita naman po natin, maayos naman po yung ating kalye. Uh-huh. And nagbabiyahe naman po yung mga dapat pagbiyahe. So, parang it's like a normal day lang po, no? Pero siguro ang maganda po dito is tuloy-tuloy na yung PUVMP, yung modernization na programa ng gobyerno. At ang trabaho ko po dito sa OTC, yung mga drivers po na hindi nag-consolidate yung Manila mga operator, kailangan kong hanapan sila ng trabaho at sila naman po isasaluin ng ating mga cooperative na consolidate. So, ito lang mga jeepney drivers na nagmamaneho ng mga POJ pero ang kanilang mga operator ay hindi sumali sa mga kooperatiba ay absorb natin sa mga nakabuna na kooperatiba, so hindi sila mawawalan ng trabaho. Tama. All right. Very good. January 1 or 2, nagtawag na ako ng mga kooperatiba, yung mga malalaki, buong Pilipinas, sabi nga sa akin, Chair, mag-uunahan kami niyan dahil kailangan namin mga drivers, especially once yung mga ruta ay mapunta sa kanila. So, tulong-tulong lang po tayo. Okay. So, walang age limit sa mga jeepney driver? Alam mo, sa totoo lang, kasi ang age limit, desisyon niya ng isang korporasyon or kooperatiba, karapatan nila yun, basta walang discrimination. Okay. Ang balita ko, hanggang 70 years old, may nagbabiyahe pa as long as may license na professional, healthy, and physically fit, kaya pa po yun. Kaya naman po. Anong sistema nito? Sweldohan na sila? Kada buwan? Yes, o paano ba yun? Anong sistema po yun? Kasi po, yung sistema natin before, yung driver, boundary. System, operator. Okay. Iba na po ngayon pag kooperatiba, unang-una yung driver, magiging miyembro siya ng kooperatiba na. Okay. Tapos, magiging i-hire siya as driver. So, yun po, ang usapan po ngayon is swelduhan, 8-hour shift, para po mas maging, magiging standard gaya ng isang normal na empleyado ng isang kumpanya.